bayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985. Nanindigan naman ang kampo ni Marcos na politika ang nasa likod ng petisyon na yan. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Pere. Sa mahigit 50 pahin ng petisyon sa Comelec, idinetalya ng iba't ibang grupo kabilang ang mga biktima ng human rights abuses noong Administrasyong Marcos kung bakit dapat kanselahin ng Certificate of Candidacy sa eleksyon 2022 ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. Nagsinungaling daw si Marcos nang sabihin niya sa kanyang COC na hindi pa siya napapatunayan nagkasala sa kahit anong kasong may parusa na ipinagbabawal ng habang buhay ang pag-upo sa gobyerno. Dati na raw kasing nahatulang guilty si Marcos ng Quezon City Regional Trial Court at ng Court of Appeals dahil sa hindi pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 nang siya'y Vice Governor at Governor ng Ilocos Norte. Tama ba na tumakbo ang isang tao na nagsinungaling dun sa pag-file ng kanyang petition under oath, no? No less, no, for the highest office of the land, which is the presidency. Merong kasabihan, eh, no? A liar in one thing, a liar in all things, no? Unang naungkat ang issue sa Call 95, ipinakukulong ito ng 6 na buwan, habang sa 2 hiwalay na kaso, ipinakukulong naman ito ng 3 taon. Sa lahat ng kaso, pinababayaran sa kanya ang buwis, pati multa. Sa apela ni Marcos, kinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng QCRTC pero inalis dito ang parusang pagkakakulong. Sabi ng mga petitioner, pinal na raw ang desisyon ng Court of Appeals dahil hindi na ito inapila ni Marcos sa Supreme Court. Ferdinand Marcos Jr., the namesake of 1983 to 1986, bakit hindi siya nag-file ng income tax return? ng income tax, at saka hindi siya nagbayad. Kaya nga sinasabi namin, you know, moral turpitude, no? Wala siyang honesty, integrity, at good morals. Nakasaad sa Omnibus Election Code na ang sinumang nasentensyahan ng pagkakakulong na mahigit 18 buwan o para sa isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude ay diskwalipikado maging kandidato at humawak ng pwesto, maliban na lamang kung siya ay binigyan ng pardon o amnesty. Base sa depenisyong sinusunod ng Korte Suprema mula sa Black's Law Dictionary, ang moral turpitude ay mga gawaing nagpapakita ng kawalan ng moralidad at mga gawaing buktot at kasuklam-suklam at ugaling taliwas sa katarungan, katapatan, kababaang loob, at kabutihang asal. Dependihan ng kanyang staff tungkol sa pagsusumite ng income tax returns. Hindi raw niya alam na kinasuhan siya dahil naka-excel siya at ang kanyang pamilya sa Amerika noong mga panahong yun. Sabi ng kampo ni Marcos, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon mula sa Comelec, pero naninindigan silang politika ang motibo sa paghahain ito. Our initial reaction is the whole thing is outrageous because there is really no case against our candidate presidential aspirant, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 57 pages, 56 were devoted entirely to the old yellow narrative containing the old yellow political attacks. And only one page was devoted on talking about the basis for their petition to cancel the certificate of candidacy of presidential aspirant Bongbong Marcos. Now, if that is not gutter politics, hindi ko na alam kung ano pang itatawag natin dyan. Sagot dito nila ng korte. Hinihintay pa namin ang sagot dito ng kampo ni Marcos. Sabi naman ni Comelec spokesperson James Jimenez, ang petisyon laban kay Marcos ay iraraffle sa isa sa 2 division ng Comelec. Matapos magpadala ng summons sa magkabilang panig, bibigyan si Marcos ng 5 araw para sumagot. Matapos nito magdaraos ang Comelec ng pre-conference at bibigyan ng magkabilang panig ng 3 araw para magsumite ng kanilang memoranda bago ito pagdesisyonan ng Comelec. Tina Panganiban.